In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Padala, a Filipino box of generosity. Meron po akong napanood na YouTube about an American who's so amazed about the Filipino generosity. Yung mga Amerikano na hindi nila alam ang kultura natin, ang ugali natin, mga Pinoy, nagtataka siya sa mga kilala niyang Pilipino sa Amerika. Meron silang kahon sa bahay. At yung kahon na yon, isa, dalawa, pinupuno nila. Pag may sale, may libre, may discount, bibili sila sabon, toothpaste, kung mayroong mga kung may sale sa mga damit or they really have extra money, they buy. Kahit mga ballpen ng opisina, mga binibili nilang mga gamit. At pag napuno na yung balikbayan box, sisil na yan, ipapadala sa Pilipinas. Ang title yata nung YouTube na nabasa ko, if I'm not mistaken, Balikbayan Box, The Filipino Box of Generosity. Ako rin po noon, there was a time I was traveling. Malaking problema yung padala. First time kong nag-abroad sa Amerika, tapos nagpunta ako ng Canada. Other than yung padala ko, dala ko, uwi, pasalubong ko sa mother ko, kapatid ko, mga kaopisina ko, mayroon pang padala. May padala, yung iba. Alam niyo po, up to the point, yung mismong sarili kong gamit, yung mga damit kong dala, iniwan ko sa Amerika. Sabi ko sa uncle ko, iwan ko na itong gamit ko kasi hindi magkasya. Itong padala pa ng iba, pabalik sa Pilipinas. And people are very generous indeed. It's our culture. You know, other cultures, mga Amerikano, hindi nila ugali yan. Why will I bother to bring something for you? I would like to travel light. Nung pauwi nga po ako noon, first time kong mag-abroad, yung exit ko, Canada. Ang balikbayan box ko yata, dalawa. Nung pauwi na po ako, kinarga ko na po yung balikbayan box ko dun sa conveyor yata. Tapos binigay ko na yung ticket ko dun sa assistant sa airport ng Canada. Sabi sa akin, Pilipino? Hindi pa man nakita ang passport ko, nakita pa lang yung kahon. Pilipino? I was very proud because that box is not only for me. It's for many people who are supposed to receive pabango, sabon, shoes. Di ba nung bata tayo, kukunin pa yung size ng sapatos, idodrawing mo pa, idodrawing mo pa sa papel. Wala pang size 42 o size 8, size 9. Idodrawing mo yung paa mo, tapos lalagay mo yung pangalan mo. And you will be waiting for the day. It will come. Kumisan, malaki ka ng paa mo. Doon pa lang darating yung sapatos. Imported shirts, towels, syempre, chocolates. These are expressions of how we care for one another. Kumisan nga ako, pag umaalis ako, agad ko nang inisip, ano kaya yung idadala ko? Sa nanay ko, sa mga kapatid ko, automatic sa akin yon. I would already think of what I will bring home to them. It is already part of your system. Kahit minsan local trips ko lang, local trips, I think that was around 2006 or 2017, kaming mga pare, meron kaming seminar sa Iloilo, 2017, around January 2017. Kaming mga pare, a batch of our group, we went to Iloilo for a seminar. Yung first days namin, arrival, then pahinga. The next day, it was touristic. Pumasyal kami sa Iloilo. Alam niyo po anong
ano yung automatic na ginawa ko nung pagdating namin doon sa isang parang tourist center ng Iloilo. Naghanap ng t-shirt. Yung t-shirt na malaki sa akin, extra extra large, double XL, black. Tapos yung isang t-shirt na may pocket dito, and medium. Nung hawak-hawak ko na yung dalawang t-shirt na to, automatic kasi sa akin yan eh. Kahit magpunta ako ng ibang bansa, automatic bibili ako ng extra large na t-shirt na black, or more or less by that dark, and then a shirt with a bulsa. Yun kasi yung paborito ng mga kapatid ko. Alam niyo po, 2017 na yon. And then, bigla akong binitawan yung mga t-shirt. Only to realize, namatay na pala yung mga kapatid ko. My youngest brother died 2016. And my younger brother, Kaloy, died 2014. And that was, in between those times, I did not travel eh. Kasi bagong stroke ako. Kaya the first time I traveled 2017, parang automatic na sa akin. May padala ako. May pasalubong ako sa mga kapatid ko. I felt there's something in me that was really longing to give what is best for my brothers. Padala are not only tokens. Padala are not kayabangan. Padala are not expressions. Galing ako sa abroad. Kailangan malaman nyo. Actually, you just want to give a piece of your experience to them. Kung ano yung nakita mo, ano yung naranasan mo, you want to bring something home to them para maranasan nila ang nakita mo. Kung maganda to, or something that in pediman, idala mo sila sa lugar na yon. That is your desire. Kaya nga po, ganyan ang ating ebanghelyo ngayon. Sabi ni Jesus, take note, these Gospels until Saturday and Sunday, they are already moving towards the seventh Sunday of Easter, which will be Ascension, ang pagbabalik ni Jesus sa langit. Pero sinabi ni Jesus, hindi pa siya umalis. In John 15, when the Advocate comes, I will send you from the Father, the Spirit of Truth that proceeds from the Father. He will testify to me, and also testify because you have been with me from the beginning. Para bagang ang Espiritu Santo ang padala ni Jesus sa atin. Kung meron pa doon padala na isang kahon ng pagmamahal, a box of generosity, si Jesus, meron din po siyang padala pag nakarating na sa langit. It is the Holy Spirit that will sustain us. And that Holy Spirit will testify to the Father and to the Son. Ipapakilala sa atin, lalo na sa panahon natin ngayon sa ating simbahan, the church is the age of the Holy Spirit. Kung hindi po ako nagkakamali, very rough. If Old Testament is the time of the Father, Old Testament, God the Father, the Creator, and the New Testament is the time of Jesus, the Son. After Jesus ascended, the beginning of the early churches, and until now, 2021, is the age of the Holy Spirit. And the Holy Spirit is the best gift, padala. Hindi nga lang po nakabayan box, but it represents the best of the love of God for us, who will assist us, the Spirit of Truth, the Spirit that would protect us, the Spirit that would guide us. Parang nandito rin sila. Kaya kung minsan, mag-ingat po kayo sa mga pinapadala natin o binibigay natin. It might represent not the best of you, because what you give testifies about you. Alam niyo po, may kaibigan ako, no offense man naman. Pinapadalan po ako ng, dahil diabetic po ako, pinapadalan ako ng equal. Sorry, I don't promote it, no? I don't advise. Pinapadala ako ng equal, ha? Naka-sachet, konti-konti lang, 50, 60, minsan 100 na. Pinapadala na ako. Yan. Eh, nung napunta na ako sa abroad, nagpunta kami doon sa mga restaurants. Yung mga pinapadala niya pala, kinukuha lang niya sa mga restaurants doon. Yung mga fast food doon, yung pala, kukuha ka lang kanya.
Kung gusto mo, kung gusto mo, yun pa yung pala yung pinapadala. Kaya kung minsan, we should be careful kung ano pinapadala natin. Yung isa naman po, pinadala yung mga anak niya dito sa Pilipinas, nag-complain yung lola. Sabihin mo nga sa tatay mo, sabi niya, yung pinadala niya, sira na, mapait na, NOS2, ni reptaya pa mo. Kaya pala hindi po masarap, medyo hindi na walang lasa, hindi matamis. Yung cream, sana yung lola, kala niya pag cream, ice cream, Nestle's cream. Yung panang pinadala niya, lotion na cream. Kaya po pala hindi masarap. Tapos sabi ng tatay sa abroad, ay, sabihan mo kang lola mo, eh namang kakananita, para mukhang balat. These are side stories of our experiences. But my dear friend, if you really love, if you really care, even when now we don't see each other, hindi man tayo nakikita, hindi man tayo madalas makita physically, pwede kang magpadala. Pwede kang magpadala something that would be reminding of us. Ngayon po, before the mass, may kaibigan ako from San Fernando, si Jimmy at saka si Rina Alarcon. May dinala po sa aking mga tinapay. Pinadalaan ko na po ng mais, kamute, at saka saging ng Sapang Bato. The best of Sapang Bato. Out of my way of expressing my gratitude to them. Please don't let go of this culture. Kumisan yung mga modernong Pilipino, they want to travel light. They want to travel with good luggages. Siyempre, maganda po yung mga luggages na mahal, yung mga leather. Wala po sa prinsipyo nilang magdadala sila ng balikbayan box. Wala po yata, hindi na yata maganda sa mga bata, no? But I hope even without the balikbayan box, you still have the heart to give, the generosity to share, even when you are already enjoying the trip or going in a better place. Like Jesus, even He may be going back to the right hand of the Father in heaven, He's already thinking, ano kaya ang papadala ko sa simbahan natin? It was the best of our Father and the Son. It is the Holy Spirit. Minsan po, mayroong isang anak galing po sa Saudi Arabia. Sa Saudi Arabia ngayon, ang uso hindi na balikbayan box. Alam niyo po yung parang maliit na drum. Tapos yung drum, isisil nila. Half drum. Papadala nila. Buo. Talagang maraming laman. Yung anak na yun, very generous din. Nung umalis siya dito sa Pilipinas, binata pa siya. Binata. Very young. Kaka-graduate ng college. Pagdating niya sa abroad, more than 2 years siyang hindi umuwi. Nung first time niyang umuwi, mahaba na yung buhok niya, lumaking katawan niya, kasi pinasukan po niya physical work, laborer. Though, hindi naman po ganun talaga yung pamilya nila, may kaya rin ng konti. Ang nanay na, public school teacher. Pagka-uwi po dito, alam niyo nung panahon na yon, Kong Edwin, usong-uso pa yung duty-free. Wala pang duty-free sa Clark. Yung duty-free pa lang yun sa Pasay, yung sa tabi ng airport. Sabi ng anak niya, Ma, bago tayo uwi sa bayan, sa Pampanga, pag duty-free na ka. Alam mo po, sabi ng inay, teacher, halos magre-retire na. Anak, wag na. Wag ka nang gumastos. Lima, pag duty-free ka na. Alam niyo po, nung namimili na sila, sabi ng anak, Ma, sa'yo na itong lotion na ito, itong malaking lotion, pinipindot lang yan na, lalabas na. Mag-lotion ka para hindi na, yung nakapansin ko yung balat mo, ma'am, hindi po, kulang sa oil. Lubricate your body so that it will be more para maging bata yung tsura ng balat mo. Ay, ma'am, ginastos ka, katagol na pa mo. Para 1 year yan, para kahit wala ko, meron ka lotion. Tapos, binili niyang pabango. Ay, ma'am, kaya kumang magpabango. Ay, kaya pabanglo yan, mama. Ay, mali. Hindi. Tinignan ko sa abroad. Mas mura dito. Duty free. Tapos, Ma, bibili kita ng sapatos. Ay, anak, huwag ka nang bumili ng sapatos. Teacher lang naman ako. Hindi naman ako nagsasapatos na mahal.
Sabi niya, sales lady, yung magandang sapatos na yon, yung naka-display, ipasuot mo sa mama ko. Ay, ma, alika ka na, huwag na. Huwag ka nang bumili ng sapatos. Na... Ay, mama, nung panahon nandito ako, hindi pa ako nag-abroad, nag-aaral pa ako. Kumisan, magnininang ka sa kasal. Naghihiram ka lang ng sapatos. Gusto ko yung sapatos mo, sa'yo na. Hindi ka na maghihiram ng sapatos pag may okasyon. Ay, anak, ba't kailasos ka makanyan? Binata pa yan, no? Binata. Laborer. Napayak yung anak. Ma, kung mas malaki lang ang sweldo ko, higit pa dyan ang bibigay ko sa'yo. Alam mo, 2 taon kong hinihintay na makakauwi ako at ibibili ko yung pinaka kaya kong ibigay sa'yo. That is the spirit of giving the best. It is a testimony of who you are. Kung ano ang binibigay mo, pinapakilala kung ano ang meron ka. Hindi naman sa pagmamayabang, kundi sa pagmamahal. My dear friends, this must be the heart of the Son. Jesus going back to the Father in heaven. These times of the Ascension, you experience the greatest gift, the Holy Spirit padala from the Father and the Son. Let this be our celebration. Let this be our culture. Let this be our way of life. Padala a box of the Filipino generosity and love. May God bless us all. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Please stand.